guys, again, it's your girl Morenx, and syempre, welcome pa rin sa panibagong episode na naman ng ating paboritong segment every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Syempre, marami tayong pag-uusapan all about that and more with Morenx. So today ay panibagong topic. Excited ako today, hindi ko rin alam. Ngayon lang ako naging super driven pagdating sa content na to. Hindi, driven naman ako dati ha. Talagang sobrang excited din naman ako. Pero this time, it's quite different. Kasi I feel like napasaya ko siya. Wow. Kasi yung magiging kasama natin dito, sabi niyo, Morenx, thank you at na kasama kita. Syempre, ako tagtupad lang ako ng pangarap. Charot. Joke lang guys, binabardagol ko lang siya. Pero excited ako kasi ito yung isa din sa mga gusto kong i-guest. Akala niya lang hindi, pero nasa listahan ko siya. Ever since pa naman dati, and parang isa siya sa mga nakasama ko din dati to start something, di ba? Parang bumuo ng pangarap. Jowa ko ba to? Parang season 3, magkasama kami sa THOC. Kami yung laging nagsasabihan ng mga ganito. Kaya feeling ko perfect lang na siya yung guest natin today. But before that, allow me to introduce to you kung ano yung magiging topic natin today. At pag-uusapan natin ang patungkol sa self-love. Pagmamahal sa sarili, but with a twist. Kasi ang topic natin for today ay self-love pero may kasama. Kasi madalas nating nami-misinterpret or lagi nating nami-misconcept yung ano, yung self-love na dapat tayo lang eh. Na dapat mahalin natin yung sarili natin, talagang na tayo lang. Parang self-love na apply natin kapag single tayo, na apply natin siya kapag broken-hearted tayo. But what we actually don't know is ang self-love applicable siya sa lahat ng status ng life, sa lahat ng ages, single ka man, may jowa ka man, broken-hearted ka man, may asawa ka man, may anak ka man. Importante na self-love. But this time it's quite different kasi nga self-love ng may kasama. At excited akong ipakilala ang ating guest for today. Huwag na natin patagalin pa. Let's give it up for the main character ng season 4, Belle Delos Reyes. Hello guys! Hindi kasi diba podcast to sa Spotify eh. I have to modulate my voice. Hello guys! Oh, pakilala mo na yung sarili. Nakakainis si Morenx. Alam mo kanina ko pang gustong tumayo kasi parang napag-usapan niya na lahat. Wala na, nabanggit mo na lahat. Ano pang inputs ko? Hindi, meron yan. Ayan, hello guys. I am Belle the Bold from season 4, ang main character. Wow. Yes. Pero ngayon ang topic natin is all about self-love ng may kasama. What can you say about self-love ng may kasama? Agad. Okay. So, self, kasi madalas atin, ang madalas ko talagang nababasa sa mm-mm. Facebook, mm-mm. sa Twitter, TikTok, parang lagi silang namimili between self-love or kung handa na ba nilang sirain yung self-love nila para sa isang mm-mm. tao. Lagi ako nagtataka kung bakit kailangan mamili ka between self-love at saka kung handa ka bang ibigay ang everything sa isang tao, which is hindi naman dapat. Kasi hindi siya dapat pagpilian kasi mm-mm. ang self-love, dapat una pa lang nandiyan na sa'yo yan. Oo. Tsaka whether, alam mo, isa sa mga na-realize ko, whether may kasama ka o wala, dapat yes, yung self-love exactly. nandun eh. Kahit may dumating o may umalis, dapat yung self-love hindi mawawala yan. Kasi foundation mo yan sa sarili mo yan eh. Diba? Tapos parang pangit pa, yung pag bagong breakup, parang feeling nila wala kang pagmamahal sa sarili, no? Oo. Kasi pag breakup ka, naiiyak ka, tapos biglang sabi, self-love ka na lang. Oo. So parang ikaw, mo-offend ka bilang broken-hearted na hindi ko ba minahal yung sarili pero, ko dati? Pero syempre, kapag ganun, wag naman natin i-invalidate. Oo, yung, kasi at the end of the day, emotion yun eh. Mm-mm. Heartbroken ka. So it's valid na heartbroken ka, ilang days hindi ka makamove on, pero kailangan mo talagang pilitin yung utak mo. Kailangan mong i-manipula mm-mm. yung sarili mo. Kumbaga, fake it till you make it. Kailangan paunti-unti kang babang. Kasi ikaw yung matatalo kapag hindi ka nakabangon sa breakup or sa pagiging heartbroken mo. So, feeling ko, ang kailangan talaga, before ka pa pumasok sa relasyon, kailangan buo ka na. Kailangan, kahit wala ka pang kasama, yung foundation sa sarili mo, yung pagmamahal sa sarili mo, hindi na dapat mawawala. Kaya isa din sa mga misconception kasi, kapag wala pa tayong jowa, tapos gusto nating magka-jowa, laging nating sinasabi na, hahanapin ko yung bubuo sa akin. Hahanapin ko yung magiging perfect kahati ko. Where in fact, dapat, kapag if you are planning to enter a relationship, hindi ka half. Yes. Hindi dapat ibang tao yung bubuo sa'yo. Sasabihin mo na buo ako pero maghanap ako ng isa pang buo mm-mm. para mas lumaki kami mm-mm. at mas maging magandang buo. Totoo. Dapat ganun yun eh. You know why? Kailangan buo ka bago ka pumasok sa relasyon kasi yung mga laking sa'yo hahanapin mo sa ibang tao. Tama. Tapos may mga tendency kasi na kapag nakita mo sa kanya pagmumula ng insecurities totoo. Mo. Kaya ang daming relationship na nagfe-fail kasi nakikita nila yung karelasyon nila parang mas nag-shine kesa sa kanila. Totoo yan ah. Oo. Merong mga magjo-jowa
na insecure sila sa isa't isa. Totoo kasi parang feeling kasi nila parang pag nauusan ng isa, tapos itong isa syempre may hindi naman talaga mapagkakaila sa isang relationship. Meron talagang umaangat. Oo. Yung isa umaangat din naman pero hindi siguro as fast moving as nung isa. It's just that may weaknesses and strengths ang bawat isa. Na probably so, time niya ngayon umangat. Tapos ikaw paangat pa lang. Parang ganun. Kaya yun nga kailangan buo kasi ang possibility din yung mga traumas mo. Kasi syempre hindi na lahat naman tayo siguro may pinagdaan ng struggle, ayan, challenges sa buhay natin. Yung iba may mga trauma pa. So wag mong i-expect na i-fix siya ng iba for you. Ang maganda, makaka-help siya sa growth mo, sa healing process mo, pero ikaw at ikaw lang talaga at the end of the day. Yun talaga. Pero Belle, I wanna know, since syempre topic na natin itong self-love, what's your concept about it? What's your definition of self-love as someone na Belle Delos Reyes? Self-love. Kasi kahit before pa, naalala ko yung season 3. Nung start pa lang tayo, sabi ko, tinanong mo ako, ano ba yung topic na parang nagtatouch ng heart mo? Sabi ko, self-love talaga. Kasi yun talaga yung pinractice ko all throughout the years. Wow! Yes, hindi. Kasi, bakit yun yung nagtatouch ng sobra sa heart ko? Kasi naranasan ko ng maghanap ng validation sa ibang tao. Oo, naranasan ko na yun. Tapos, alam mo yung mga moments na ina-ask mo yung sarili mo, bakit parang hindi niya ako gusto? Bakit parang may kulang sa akin? For example, ito yung naranasan ko dati. Meron akong super crush talaga. Minor pa lang ako noon. Crush lang naman. Hindi naman ako nag-jowa. But may disclaimer ka. Wala naman kasi, disclaimer, wala lang. Dalagang Pilipina. Hindi, may super crush ako talaga. As in, childhood crush ko siya. Tapos, nagka-meet ulit kami ng landas. Medyo dalaga-dalaga na nun. Sinasabi niya sa akin na liligawan niya ako, ganun. Which is parang ganun na. Kasi magka-chat kami, araw-araw, ganun. One time, nagsuscroll ako sa Facebook, tapos nakita ko yung pangalan niya, tapos may nakatag na ibang pangalan, tapos ang post, tag mo yung pinaka-sexing kilala mo. Ooh. Tapos may ibang tinag, tapos nagulat ako, sabi ko, sino to? Tapos chinat ko siya, sino to? So after nun, syempre, nalaman ko na parang may iba siyang kinakausap, may iba pala siyang, tapos ang ino-open niya pa, dun, sabi niya sa akin, ang ino-open niya daw dun sa kasama niya, aantay niya daw ako. Yun yung sinasabi niya sa akin. So, kinikilig ako. Tapos, tinanong ko yung girl. Ang sabi niya, ha, hindi. Parang younger sister ka nga lang daw niya. OMG! So, sabi ko, oh my gosh, oh, para I was a fool. Wow! Ginawa niya akong syunga-syunga talaga. Tapos, yun yung naging insecurity ko sa katawan ko, na parang hindi ako sexy, kaya hindi ako nagugustuhan siguro. Galing po mismo sa'yo. Hindi ako maganda. So, dun ako naging conscious. Parang 15 ako nagsimulang ma-conscious talaga. Kasi feeling ko dati, ang ganda-ganda ko talaga eh. Kahit maganda ka, Belle! Hindi, nung bata ako, kahit ang taas ng hairline ko. kahit mukha akong butike. No, hindi! Hindi, kung nakita mo. Ngayon, syempre, iba na. Pero dati mukha talagang butike. So, yun, mas naging conscious ako. Tapos, dun ko natutunan na sabi ko, kailangan mahalin ko yung sarili ko. Kasi kapag lagi lang ako naghahanap ng validation sa ibang tao, hindi ako mabubuo. Kasi lagi akong nakadepende eh, di ba? At saka hindi naman lahat talaga magugustuhan tayo. Hindi lahat ng gusto natin magugustuhan tayo. Mm-hmm. So, kailangan ikaw, mahal at saka gusto mo yung sarili mo. Kailangan idol mo yung sarili mo, di ba? And that's the scariest part about not having self-love. Mm-hmm. Kasi, lagi mong idedepende sa ibang tao. Totoo. Yung validation na parang, kung maganda ka, pag saka mo lang ma-realize na maganda ka pag sinabi nilang maganda ka. What if never nilang sinabi sa'yo yun? And di never mo ding ma-realize how beautiful you are as a person. Tapos, what if may gusto kang opportunity? Tapos, naghahanap ka ng, wait, dapat ko bang kunin? What if sinabi nila sa'yo, huwag mo kunin? Pero alam mo, sarili mo na kaya mo yun. Diba? At di nasayang yung mga opportunity na dapat para sa'yo. Kaya it is very important na before entering, kahit hindi ka papapasok sa isang relationship, dapat buo na yung tiwala at pagmamahal mo sa sarili mo. Yes. Para pag dumating yung point na na-in love ka at kung sakasakali man, wag naman sana naiwan ka or masaktan ka sa taong yun. Diba? Hindi ka mawawalan. Kasi sabi ni Skastakli, wag mong gawing mundo yung dapat ay tao lang. Gusto ko yun. Yung may pako. Sabi nga ni Skastakli. Diba? Totoo. Uh-oh. Which is, nainis din naman ako kasi kasi baby ko. Pero gusto kong sabihin sa kanila na tama yung sinabi niya na huwag mong gawing mundo yung dapat ay tao lang. Oo. Kahit sa friends, huwag mong gawing mundo yung friends mo na porke sila yung kasama mo everyday. Mm-hmm. Laging sa kanila nakadepende. Yung kukunin mong course, 'di ba? Yung kasama mo sa school, 'di ba? Kasi darating sa ang point na people come and go. Yes. Kahit closest friends mo, even your family will leave you. Hindi natin alam kung kailan, exactly. Pero 'di ba lahat 'yan pwede kang traidorin. Mm-hmm. So, you will never know. Kaya
kahit sa partner mo, yung mga desisyon mo, kahit kasal na kayo, huwag mo idedepende sa kanya. True. Dapat, you decide for your own self kung ano man yung makakapagpasaya sa'yo at feeling mo kung saan ka mag-grow. Yes. Because at the end of the day, you have your own self and ikaw kasi yung haharap sa consequences eh. In case man, hindi man naging maganda hindi yung ano. Ganun. Ngayon, self-love ng may kasama naman tayo. Uh-huh. Have you tried parang mag-self-love ka ng may kasama? Actually, ganun ako ngayon. Wow. Yeah, I love myself. And hindi. Kasi yun nga, di ba? Parang in-instill ko na sa sarili ko na dapat kung may tao mang dadating sa akin, kailangan handa akong if ever aalis din siya. Kailangan buo ko. So, sabi ko nga, hindi natin kailangan mamili kasi naniniwala talaga ako na meron at meron ka talagang makakasama. Mm-hmm. Makakasama mo kahit saan. As in, hindi ka ipapa-question ng worth mo. Hindi ka iki-question kung bakit focus mo yung sarili mo. Mm-hmm. Di ba? Kasi actually, madami din masyadong possessive. Yung mga ganon. Oo, may mga ganon. Possessive na parang, huy, hindi, dapat gawin mo akong ano. Dapat sa kanya lang. Priority mo, ganon. Which is, hindi dapat ganon. So, ako, bilang self-love ng may kasama, masarap siya. Masarap sa feeling kasi alam mo na kaya mo yan. Alam mo kaya mo maging independent, buhat mo sarili mo. Pero ang sarap din sa feeling na may nakakasama ka gumawa ng mga desisyon. Oo. May natatanong ka kung okay ba to, okay ba yan. Tsaka, alam mo yung feeling na buong sobrang mahal mo na nga yung sarili mo. Alam mo you can stand alone. Pero masarap pa rin naman sa mo sa feeling na alam mo may mag-aalaga din sa'yo. May katuwang ka, hindi lang sa lahat ng saya, kundi sa mga sadness din na nararamdaman mo. Yes. Kumbaga yung parang binibaby ka. Pero alam mo na kahit mawala siya, okay ka lang. Parang diba? itong topic natin, parang connected din siya dun sa episode namin ni May, dun sa aking Thinkerbell Talks. Wow! Yes! Shameless plug! Hindi, ayun, sa Thinkerbell Talks namin ni May, parang, what does an independent woman needs? Mm. Parang, kasi alam mo sa sarili mo nga na kaya mo. Pero minsan, kailangan mo din ng ano talaga eh, someone na mag-check sa'yo, di ba? Mm-hmm. Parang, kahit kaya mong tumayo, parang gusto mo pa din ng kayakap habang nakatayo. Bakit ganun? Hindi. Bakit ganun? Hindi, yun lang. Hindi ko pa maano kasi may kilig eh. Charot, hindi. Same goes with the saying naman na no man is an island. Oo, oh, 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 di ba? No matter how hard you try to say na kaya ko itong mag-isa, okay lang, nabuhay naman akong mag-isa, wala. Pero at some point, imposible na buhay ka mag-isa. Meron at merong tumulong sa'yo, workmate mo, na nakasama mo, kaibigan mo na tumulong sa'yo. Meron at meron yan. So, wag natin ipagkakait din. Kahit sobrang strong na tayo at kaya nating mag-stand alone, wag din natin ipagkait sa sarili natin yung pagmamahal na deserve natin. Yes. And, hindi porket ng self-love, kahit sabihin mong buo ka na, syempre, mamimili ka din ng makakasama mo. Totoo. Hindi naman pwede na, oo nga, buo ka nga, pero yung kasama mo, sobrang, ano yung kailangan mo pa siyang ayusin? Hindi ko din inaano, hindi ko din minamotivate yung mga gano'n na parang dahil nga buo ka, bumuo ka din ng ibang tao. Exactly. Hindi. Dapat katulad ng sinabi ni Morenx, kailangan buo kayo parehas to make it work. Have you tried or are you open sa possibility na may isang taong papasok sa buhay mo na sobrang gusto mo? But the thing about that person is that feeling ramdam mo na hindi pa siya ready. Pero sobrang mahal na mahal mo at sobrang mahal ka niya. It's just that hindi siya kagaya ng ina-expect mo na buo yung self-love na sobrang mahal ng sarili mo, kagaya mo. Yung parang ano, hindi niya pa nakikilala sarili niya. O parang super kailangan ka talaga niya, ganun. Feeling ko kaya ko. Kasi, kahit open ka sa ganun? Oo naman, open ako. Kung open siya na mag-grow, open siya na matuto. Tsaka magpapatulong siya. Oo, magpapatulong siya. Kasi ang hirap tumulong ng tao na ayaw tulungan yung sarili. Totoo. Diba? Kasi, totoo, kung yung tao naman, parang, Belle, hindi ko pa kasi kilala yung sarili ko eh. Ganito ko, hindi ko alam kung ano pangarap gusto ko. Pero gusto kong mag-try. Mm. Gusto kong pagtrabahuhin to. At gusto ko kasama kita. Go! I got you, baby. Oo. Kasi, yun nga, sabi, no man is an island. So, kung mahal ko siya, hindi ko siya hayang mag-isa. And feeling ko, yun yung nagawa ko. Sa kasama mo ngayon? Oo, sa kasama ko ngayon. Yun yung nagawa ko sa life niya, which is lagi niyang, ba't naiiyak ako? Yun yung lagi niyang sinasabi na parang, hindi ko na ina-expect na, ay, hindi ko nagpaiyak sa akin, naalala ko yung sitwasyon ko. Hindi. Yun nga, sabi ko, kung handa siyang tulungan yung sarili niya, and yung taong kasama ko ngayon, sobrang thankful talaga ako na kahit hindi siya ganun ka-strong nagsimula, hinayaan niya akong i-help talaga siya. Kung ano yung mga kaya kong itulong sa kanya, tinanggap niya yun ng buong puso. Ako din, pag dumating sa point na makakilala ko ng taong, sobrang gusto, yung sobrang gusto ko naman eh, and willing siyang magpatulong. I think it's not a problem for me to face those challenges together. Mm-hmm. Diba? As long as magpapatulong din siya. Totoo. Ang hirap kasi nung parang ikaw lang yung nagpo-push eh. Kahit pa sabihin niya magpapatulong, meron kasing magaling lang sa salita. Totoo. Yung parang, sige, okay ako. Pero hindi niya magawang tulungan yung sarili niya.
na alam niya yung problema, alam niya din yung solusyon, pero hindi niya ginagawa yung solusyon kasi feeling niya hindi niya kaya. Yes. So paano natin kakayanin kung ikaw mismo bumitiw na eh sarili mo yan eh. Nandito ako para i-guide at tulungan ka lang, hindi para ako yung mag-solve sa problem mo. So paano Morenx kapag ikaw, 'di ba, natanong mo ako, ikaw naman dumating sa yung taong mahal na mahal na mahal mo. Mm-mm. Kabaliktaran nung sa akin, hindi pa siya talaga ready, hindi niya alam kung paano magsisimula, ayaw niya. Hanggang saan ka kakapit sa ganun? Alam mo naman ako, 'di ba? Tanga ako pagdating sa mga ganun. Oh, yes, of course, absolutely. 100%. Kahit yung mga nakikinig sa akin, even Team Morenx, sobrang alam nila na hindi ako madaling magsawa sa isang tao. At kahit hirap na hirap siyang tulungan yung sarili niya, at kahit alam niyang kahit alam ko na tinitake for granted akong tao, hindi ako bibitiw. Kasi parang para sa akin, mas mahirap kasi yung mawala siya sa akin kaysa magtiis na tulungan siya. At least alam ko na kahit nagtitiis ako at naghihirap, nandyan lang siya. Pero yung idea na papakawalan mo siya, parang ang hirap sa akin. Masakit. Pero alam mo, Belle, one thing that I learned all throughout the process naman, hindi ko naman sinasabing ganun pa rin ako until now. Siguro medyo tanga na lang. Uh-oh. Pero nandun na sa akin yung idea na somehow I know my worth. Kasi doon ko na-realize na parang, uy, medyo mali na ata. Lahat na ng tao, pag isa lang nag-comment sa akin, ang tanga mo, ito, sa red flag ka lagi. Parang, pag isa lang yun, okay lang yun. Pero pag madami ng tao yung nakakapansin, ibig sabihin nun, you have to yung level yung up yourself. Yung totoo, Morenx. Oo nga, parang, sinasampal ka na nila sa idea na who you deserve someone better. Gandang Morenx. Lagi sinasabi sa akin, si Morenx ka. You can have every guy na gustuhin mo, na matino, na hindi ka iti-take for granted. Pero sometimes kasi, when you love, you love. And ganun ako. Gandang Morenx yan eh. Oo. Season 3 pa lang, sa dinami na ng parang, nag-open up ako na parang may naging ka-love team na, may naging crush na. Though hindi niya sinasabi agad sa akin, one thing good about Belle is that hindi niya sasabihin na layuan mo siya. Lagi niyang sinasabi, sa kanya ko ito natutunan na laging dapat positive and negative. Yung neutral ka lang na ipaparealize mo na medyo tanga na siya, but at the same time, ipasabihin mo din sa kanya na naging okay ka naman dun eh. Hindi naman siya negative agad. Kasi dun mo marirealize na parang hindi super mali yung nagawa mo, na at some point, okay lang pala yung pagkapit mo kasi napasaya ka nun eh. Parang ganun. Parang be thankful for that person and sa memory na shinare nyo together. Pero si Morenx kasi, giver talaga siya, giver ka talaga. Kaya tingnan nyo siya yung nag-a-advise. Kaya ang dami nagtatakang tao, bakit ang galing mong mag-advise sa ibang tao pero sa sarili mo, hindi mo ma-apply. Yun yung palagi ko sa kanyang sinasabi. Kasi, she's a giver and she's happy na, talaga nag-share ka ng thoughts mo sa ibang tao. And, totoo naman na nakaka-motivate talaga si Morenx. So, in short, naging personality development coach siya ng mga taong dumating sa buhay niya. Kanina nga, ginawa ko lang eh. Pero kasi, so, yung mga guy na dumating sa, nagpapasalamat naman sila sa pagtulong mo sa kanilang personality development. Kaya nga feeling ko, di ba, itong sa self-love ko, ako naman, siya may self-love na kasama. Ako naman yung edition na self-love na walang kasama, but I'm happy. Mm-hmm. Hindi naman ikinakalungkot na wala kang jowa. Kasi sa 7 billion, 7 billion people sa buong mundo, sabi nga ni Catriona Gray, imposibleng walang para sa'yo doon. Unless, it's your choice na mag-isa. Di ba? Kasi minsan, kaya ka lang naman nagiging mag-isa kasi choice mo. Na kahit ang daming dumating sa'yo, pero hindi mo talaga tinatanggap yun. Pero sa'yo, may dumating na sa'yo na hindi mo tinanggap. Mm-mm. Ngayon, parang, juicy. Hindi, parang, merong sino siya? Hindi, may mga nagpaparamdam, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo talaga ganun kabit. Not because hindi, sobrang sila nga yung standard mo na parang willing ibigay sa'yo lahat, pero syempre, parang may mga bagay kang pinagtutuunan ng ibang pansin, at wala talaga siya na parang hindi mo siya gusto. Ang hirap para sa'yo na, pero thankful naman ako, lagi ko naman sinasabi sa kanya na, clarity first before intimacy. So, sinasabi ko sa kanila na ito lang yung pwede kong ma-offer. Hindi naman ako yung tipong paasa na parang, for example, nagbibigay sila ng pagkain sa akin or what, tanggap ka lang ng tanggap. Lagi kong pinopoint out na hindi ko kayang suklian ng same vibe and energy itong pinapakita mo. But please know that I'm very much thankful. Hindi ko naman sabihin na busted ka. Pero malay mo, time will come din na magustuhan kita. Pero ngayon, if you find someone na hindi ako at nagustuhan mo talaga, go. Mm-hmm. Because you deserve to be loved kagaya ng pagmamahal na binibigay mo ng buong sa sarili mo. Wow! Diba? How will you know if you parang feeling mo nag-self-love ka na talaga? Kasi minsan sinasabi lang natin na self-love. Pero wala naman talaga tayong self-love eh. Hindi, pero alam mo, sa akin na, hindi naman laging present ang self-love. Totoo ba? Sige, explain. I mean, andyan yung self-love. Sasabihin ko, mahal ko sa sarili ko. Pero there are times talaga na you will hate yourself. Pero ang mahalaga doon, hahanap ka ng reason para mahalin yung sarili mo. Kasi gumagawa talaga tayo ng mistake, ng failure. Meron talagang mga ganun. May mga struggle talaga. Pero it goes back to how you love yourself. Mm-mm. Yun talaga. Kailangan mahalin mo talaga sarili mo. And ganun yung ginagawa ko. Parang yun nga sabi ko sa'yo kanina, minamanipulate ko yung sarili ko. Pinaglalaruan ko yung sarili ko na, hindi.
kapag sinabotahe ko yung sarili ko, wala, walang mangyayari sa akin. Magpapatalo ko sa laban. Eh, bilang main character, ah, hindi ako papayag. Oo, parang oo, dapat, babangon ano, ako. Ang hirap ako kasi sa atin, parang pag hindi tayo nagsiself-love, though, minsan akala natin may self-love, pero mas madalas natin sinaself-sabotage mm-hmm. yung sarili natin. Mm-hmm. Na parang, you know that you can do it, pero mm-hmm. bakit mo pinipilit sa sarili mo na hindi mo totoo kaya? Isa pa to sa mga naging thankful ako na nag-self-love ako ng may kasama. Kasi yung mga moment na yun na I hate myself, sinasabotahe ko sarili ko, sinasabi ko na hindi ko kaya. Dumating sa point na parang hindi ko na alam. Kahit ako ah, alam na alam ko sa sarili ko simula bata kung anong gusto kong gawin. Mm-hmm. Pero dumating sa point na ano ba talagang ibibigay sa akin ni Lord? Ano ba talagang gusto niyang gawin ko? Ano ba talagang purpose ko? And sobrang clouded ng utak ko. Pero dahil may kasama ako and yung kasama ko sobrang healthy niya. As in, mm-mm. pinarealize niya sa akin na hindi kita kilalang ganyan, hindi kita kilalang sumusuko. Ikaw yung nagmo-motivate sa akin, ikaw yung positive sa atin palagi. Hanapin mo yung gusto mo. Nagaganon siya. So, sobra talagang nakakatulong siya sa akin para mapabilis yung pag-cope up ko sa sitwasyon mm-mm. na binigay sa akin sobrang hirap. Pero nung time ba na nasa sitwasyon ka na sobrang hirap, nawalan ka ng self-love nun? Hindi naman 100%. Uh-uh. Siguro mga 30, mga ganon. Mga 40%. Ay, yung natira o yung nawala? Yung nawala. Uh-uh. How were you able to go back strong, come back stronger? Alam mo, lagi kong sinasabi yan sa ano ko. Come na, back stronger. Oo, parang na-quote pa nga kita. Na, sabi nga ni Belle, come back stronger. Yun din yung lagi kong iniisip. Meron akong mga certain na ginagawa na nakaka-help talaga sa mental health ko. Na nakakatulong din sa kung paano ako makabalik. Tsaka mabigay ulit yung love na kailangan ko sa sarili. Like, hindi, feeling ko yung mga therapeutic lang na ginagawa. Mm. Like, read books. At tsaka, ito, mahalaga to. Kailangan ilimit mo yung sarili mo sa mga post, sa mga nakikita mo, naririnig mo, nakakasama mo na kailangan positive siya. Or hindi naman yung sabihin natin toxic positivity. Yeah. Kung malungkot ka. Pero kailangan yung mga platform, yung mga nakukuha natin from other stuff, kailangan nakakatulong siya sa heart. And yun yung sinaround ko yung sarili ko na nagbabasa ako ng mga motivational books, mga self-love books, nagbabasa ako ng mga articles, ganyan-ganyan na nakaka-help talaga mm-hmm. sa pagiging okay ko. May mga times talaga na I don't feel like loving myself. Mm-hmm. And that's normal naman. Oo. Hindi ko naman sinasabi na dapat perfect tayo oo, always na dapat nandyan yung self-love. Mm-hmm. Madalas mo feel mo, the more nga na ipipilit mo yung self-love sa sarili mo, mas mo feel mo na parang you are not worth loving. Oo. That's the sad reality, pero we should accept the fact that as well, na parang minsan mahirap talaga tayo mahalin. Pero at the end of the day kasi, nobody can tell us na dapat mong mahalin yung sarili mo at walang gagawa nun para sa atin kundi yes. tayo lang. Ang hirap na yung parang wala ka nang nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, pero kasi dapat mo ring malaman na kapag tuluyan kang nawala ng tiwala sa sarili mo, hindi talaga mabubuo yun. And it's hard. Kasi paano pag pumasok ka sa isang relationship na hindi ka buo? What are the tendencies? Diba? With that, you have to check yourself. Kasi mamaya, meron kang mga bagay na ginagawa na kulang pala para sa sarili mo, na hindi pala helpful para mag-grow ka. So, kailangan i-check mo talaga yung sarili mo. Mm-mm. Tsaka alam mo, isa sa mga magiging problema kung hindi mo minahal yung sarili, wala kang self-love, mm-hmm. tapos may kasama ka. Kapag, for example, nag-away kayo or something goes wrong, lagi mo makakwestiyon yung sarili mo. Mm-hmm. For example, pag nag-cheat, sila naman yung nagloko. Pero bakit may kulang? Yung sarili mo yung kina-question mo instead na dapat sila yung i-question. Yes. Kasi sila naman yung nagloko at wala ka naman ibang ginawa kundi mahalin sila. Yes. That's very important. Kasi pag nag-start tayo na i-question yung sarili natin, magtutuloy-tuloy eh. And that's the first step para pabayaan yung sarili mo. Diba? What are your tricks and tips to love yourself? Feeling ko parang nasabi ko na ata lahat. Pero yun nga, first is kailangan mo talagang maging strong. Kailangan mm-hmm. ikaw lang talagang magiging strong para sa sarili mo and find something na mag-work sa'yo para bumalik or magkaroon ng self-love. Like, gawin mo yung mga gusto mong gawin. Parang gawin mo yung mga bagay na feeling mo mag-grow ka as an individual. Doon mm-hmm. ako nag-start. Like, di ba sinabi sa akin, hindi daw ako yung pinaka-sexing na kilala niya. Uh-huh. So, doon ako nag-start mag-workout. Hindi ko siya ginawa, oh my gosh, hindi ako sexy. Ayoko na magsuot ng mga sexy na clothes. Ayoko na magpakita ng katawan. Hindi. Ginawa ko yon to motivate myself. Nag-gym ako. Nagsuot ako ng mga sexy na clothes. And I realized, sexy pala talaga ako. Oo! Isa si Belle sa may pinakamagagandang mukha sa Cycle 1. Sexy pala talaga ako. Talagang bulaglat. Wow! Galit. Totoo, galit. And ayun, talagang kailangan mo lang talagang tulungan yung sarili mo. Mm-hmm. Pero kailangan hindi siya magmukhang tinatrabaho mo. Kasi mapapagod kayo. Oo, tsaka hindi naman, kailangan hindi rin siya magmukhang sobrang proud na nagiging mayabang. Oo, na. Kasi yun yung tendency na pag-usapan namin to dati ni Julian, na yun yung tendency ng super self-love din. Magiging self-centered ka na. Parang,
umaakyat sa utak mo yung mga bagay na hindi naman dapat. Self-love is something na alam mong enough ka. Pero yung pagiging self-centered naman, yun yung parang yun. Feeling mo, angat na angat ka naman sa iba. Ikaw ang, ano, yung pagiging main character, in a healthy way naman. Oo siya. Naman, tsaka nagiging ano lang naman, yung parang trip-trip lang. Oo, kailangan sensitive ka din, syempre. Oo. Pero dito sa ano natin, sa content natin, what are your takeaways? My takeaways, yun nga na, hindi masama na magbigay ka ng pagmamahal sa ibang tao. Kung buong-buo ka at buong-buo yung pagmamahal mo, hindi masamang magbigay ng pagmamahal. It's just that, kailangan yung bibigyan mo ng pagmamahal, handang tanggapin yung pagmamahal na kayang mong ibigay. Kasi, at the end of the day, ikaw ang madidrain. Parang magiging kawawa din. Ako naman, lagi yung tatandaan na hindi masamang unahin yung sarili. At the end of the day, syempre sarili mo yan eh. Ikaw yung mabubuhay dyan. Ikaw yan. Diba? Ikaw yung magiging masaya. Ikaw yung magiging malungkot. Now, if you are, kung sobrang in love ka na sa sarili mo, doon mo marirealize na tataas yung standard mo kasi hahanap ka na ng tao na dapat same yung love, yung intensity ng love na binibigay mo sa sarili yes, mo, na dapat exactly. Ganun din yung ibigay nila sa'yo. Totoo. Sabi nga nila, may ganun kasi talaga, kahit gaano ka pa kaganda, pag hindi ka talaga gusto ng gusto mo, nonsense yung beauty mo. Totoo. Kaya instead, no, diba, mayroon tayong sinasabi na kaysa ipilit mo yung sarili mo sa isang tao, pag hindi ikaw yung gusto, hindi talaga. Totoo talaga yun. Kaya tingnan mo, huwag ka talagang mamimilit ng taong mahalin ka kasi totoo talaga yung meron at merong dadating na tao para sa'yo. Tsaka and hindi mo siya kailangang hanapin. Tsaka makikipagpustahan ako kahit siguro sila Catherine Bernardo, Liza Soberano. May mga times sa puso, ay sa life nila na parang hindi rin sila pinili. Diba? Na parang nag-doubt din sila. Ngayon ko nga lang nakilala yung kay Liza na parang ang dami niya palang doubt. If she's worth it, if okay ba talaga siya. Tapos tayo lahat tumitingala sa kanya as a fan. Pero we don't know kasi what is that person going through. Kaya naman ngayon, what's your message to our viewers? Ayan, of course, first of all, mahalin niyo ang sarili niyo. It's time to put yourself first. Priority niyo yung sarili niyo. And ayun, magmahalan tayong lahat. Of course, please follow me. Go. Ayan, syempre, please follow me on all my social media accounts at Belle Delos Reyes SSS. Nagla-live din ako sa Kumu. Meron din akong parang ganito din. Thinkerbell Talks naman siya. So, nasa Kumu ako, guys. I hope you'll follow me there. And sana nag-enjoy kayo sa aming podcast. Oo naman. Ako, personally, hindi ko napansin na end na pala. Oo nga, end na. Sobrang ganun. Dalaw ko ulit. Pwede ba hanggang episode 10? Hindi. Diba? Naka-episode 16. Now, please. 10,000 na yung download. Uy, congratulations, guys. Yes. Let's celebrate Morenx success. Oh. Yes. Uy, top 22 siya, guys. Sana next week, top 10. Like, hanggang mag-top 1 tayo. Pag nag-top 1 ako, hindi guest top 1 tayo dahil sa podcast nito. Uy, pero syempre, hindi naman makukompleto to without those individuals na naniwala. Sila Sir John, sila yes. Sir Jimmy, Sir Ryan. Kayo, Team Morenx and even Team Dorenx, maraming salamat sa utmost appreciation yes. And pagsusuporta din. Kundi dahil sa inyo, things won't be possible. Kaya naman, guys, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, especially sa Home Sweet PH na nag-provide sa amin ng sobrang comfortable furniture. Thank you so much dahil sa inyo mas napagaan yung pag-uusap namin. And hopefully, guys, huwag niyong kakalimutan na panoorin ulit tayo sa mga panibago nating segments and episode. Dahil sa inyo, mas gumaganda at mas marami pa tayong matututunan at makikilala. Again, disclaimer to mga sinasabi namin, may not work for you pero nag-work sa amin at may work for you but not for us. Kaya naman, guys, thank you so much. I hope you had fun na kung saan napuno tayo ng kwentuhan, chikahan at syempre tawanan dito pa rin yan sa More with Morenx. I hope to see you on my next episode. Bye! Bye, guys!